Nararamdaman mo na rin ba ang taas ng presyo ng mga bilihin ngayon? Ako, super. Super mahal, super taas. Eh, nung araw, matagal bago magtaas eh. Ngayon, napikit ka lang, ipagdilat mo, iba na naman ang presyo. Umaaray na rin ba ang iyong bulsa? Ang bigas na bili ko lang 55 last year. Ngayon, 65 na. Ang limang anak ng tricycle driver na si Joseph, madadagdagan pa ng isa dahil nasa ikawalong buwan na ng pagbubuntis ang kanyang misis na si Rowena. Mga ilang oras yung biyahe ninyo sa isang araw? Ano yung suma total? 14 hours. Or... 14 hours? Mm-hmm. Doon po sa 14 hours na yun, magkano ang kinikita nyo? Magkano yung take home na wala na po yung boundary tsaka po yung gas? 500. Malinis na yun. Bali, sa 500 na yun, bumibili kami ng bigas, 2 kilo sa maghapon, tapos ulam na pinagkakasya lang namin kung magkano lang abuti yung pangtanghalian namin. Ngayon, sa gabi, ganun din. Bawa, may matitira pang konti na lang. Di, pagkakasya lang namin sa ulam. Isang tuyo, ganun. Bukod sa hirap sa pamamasada, dagdag pa sa iniinda ni Joseph ang goiter nito sa leeg. Matagal na rin po ito, simula nung binata pa po. Ah, ganoon. Pero hindi ba dapat ka lang operahan pa ganyan? Hindi ko po magawang magpa-opera. Dahil unang-una sa lahat po, pamilyado po. Iniisip ko po, pagka pina-opera ka po, natitenga po ng 1 month, 2 months, ganun. Wala pong pang araw-araw. Yung isang araw, 2 araw na magpapahinga ka, wala na. Gutom na ho kami. Kung si Joseph ang kumakayod sa kalsada, si Rowena naman ang bahala sa pagbabudget ng pamilya. Sa umaga po kasi ang almusal na namin, 100 plus na po. Tapos po sa tanghali, 150 po. Kasi pilihas po lang na po yun. Tapos baon po nung high school, 50 po sila. Kaya naman ang magsimulang magtaas ang mga bilihin, ang karaniwan nilang ulam na sardinas, nagmahal na rin. Opo, mas mahal po ngayon kasi ang dating presyo lang ng sardinas. Pag may bili po kami, malaki na. Yung 50 plus na po. Para po magkasya, tapos kinikisa na lang po. Dati po, parang nasa 30 plus lang yun eh. Ngayon, 50. Minsan may 55 pa po. Ang diferensyang 20 pesos, malaki na sana ang maitutulong sa pamilya nila. Yung halagang 20. Sana po, kung hindi po sana tumaas, pwede pong mailagay pa po sa, maigamit pa po sa pangailangan ng mga anak ko sa school. Sumama kami sa biyahe ni Joseph noong Sabado. Kahit malakas ang ulan, bumiyahe pa rin siya dahil kung hindi, walang kakainin ang kanilang pamilya. Ngunit habang lumilipas ang oras, patindi na ng patindi ang buhos ng ulan na may kasama pang malakas na hangin. Ang kanyang kinita mula sa maulan at matuman na biyahe, 100 piso. So yung 100 pesos na yon, kailangan natin pagkasyahin ngayon para doon sa tanghalian nila sa pamilya, pati hanggang hapunan na yon. Tara kuya, tingnan natin kung ano mabibili natin dyan. Ate, pabili po. Bili po. Ano mabibili natin dyan? Bigas po. Bigas, okay. Kuya, paano yung budget nito? Kasi 100 eh, tanghalian pa, tsaka dinner pa. Pagkakasya na lang. Oo. Magkano to lahat, kuya? Lahat yung malaga. Bali, may natira pang 2 pesos. 98 pesos tong lahat na to. Pero, yun nga, kailangan magkasya to for lunch, tsaka dinner nila. Sige, tara. Dalhin natin to kay ate para magluto na. Alauna na ng tanghali, kaya naman agad na iniluto ni Joseph ang kanyang mga pinamili. Dinagdagan na lang niya ng miswa ang sardinas upang dumami at umabot pa sa hapunan ang kanilang ulam. Thank you.
Ngayong Hulyo, umabot na sa 5.7% ang inflation rate ng Pilipinas. Ang inflation na sinasabi natin ay yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo sa ekonomiya. Ibig sabihin, kinukumpara natin sa isang punto nung nakalipas na panahon at ngayon, gaano kalaki na ba ang itinaas ng presyo ng mga bilihin. Ang ibig sabihin nito, mas mahal ang kailangang bayaran ng isang mamamayan upang makabili ng mga produkto sa merkado kumpara sa dati nitong halaga. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamataas na naitalang inflation rate sa bansa sa loob ng 5 taon. Nakakabahala yun kasi kung naman ang kung malaki yung yung inflation rate, ibig sabihin mabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibig sabihin, tinatamaan talaga yung bulsa ng karaniwang Pilipino. Pero para sa National Economic and Development Authority o NEDA, na siyang naatasang magbigay ng projections ng economic growth o pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, walang dahilan upang mangamba ang ating mga kababayan. Normal talaga ang pagtaas ng mga bilihin. When the economy is growing, especially when it's growing fast, talagang ano, may inflation effect kasi mas mabilis ang pagtaas ng demand kaysa supply. So, it will take time for supply to adjust. Ito ay kahit tumagpas tayo sa target ng gobyerno na inflation rate na dapat ay nasa 2% hanggang 4% lamang hanggang sa taong 2022. It's a sign that we have to do something about tariffs and tarification of rice and all that. Ang tariffs ay ang buwis na binabayaran para makapag-import ng iba't ibang uri ng produkto. Itong 5.7 natin, kung tutuusin sa isang normal na paglago at pagtakbo ng ekonomiya, hindi siguro ganong kalaki dapat. Ibig sabihin, sa mga tinatawag nating mga matured na mga bansa, yung mga na-manage na nila yung kanilang ekonomiya, ang inflation hindi tumataas ng mga more than 2-3%. Sa atin po ngayon, 5.7, ito po ay maraming factor. Sa listahan ng contributors ng July 2018 inflation rate, makikitang electricity, gas, and other fuels ang may pinakamalaking parte na 0.86%. Maraming salik sa inflation, pero tingin namin ang pinakakagat talaga ng problema dyan ay yung pagtaas ng presyo ng agricultural products, yung pagkain. Malaking epekto nun kasi malaking bahagi ng inflation rate ay galing sa pagkain. Kasi nga yung karaniwang pamilya ng Pilipino, nasa pumapado ng minsan 50-60% ng gastusin ay nasa pagkain. Ano-ano nga ba ang dahilan kung bakit sumipa sa 5-year all-time high record ang inflation rate ngayong July? The price of rice continued to be mataas kasi may shortage of rice. Hindi kasi kulang kasi ang imported rice. Or the release of rice by NFA was not timely. And there was also some hoarding in the private suppliers' garages. So those things contributed to the high price of rice. And then the price of oil was still high and the peso had also depreciated. It's only recently that the peso has recovered. So all these factors, i-combine mo itong lahat na factors ito, talagang nag-contribute sa pagtaas ng inflation. Sa paniwala ng Ibon Foundation, isang non-profit socio-economic research organization, maituturing din na nakaapekto rito ang implementasyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law noong nakaraang taon. Nung pinato yung TRAIN Law nitong January 2018, tumaas yung presyo ng produktong petrolyo. Nagkaroon siya ng epekto dun sa production costs at nasasalamin siya dun sa increased prices ng mga commodities natin. Number one, let me just correct the impression that the increased price of food commodities is the driver of inflation. In fact, it is just a reaction to inflation. The agriculture sector will always react to any increase in the price of fuel, in the price of transport, and of course in the increase in the cost of living.